Ladies and gents, the CEO of iFern, Mr. Tomani Tan! Sir, Tomani! Hi! Good morning sa inyo! Hi, love! Hi, Beto! Ayun na naman, nakita na naman tayo ulit! Oo nga, sir! We're excited, sir! Alam ko marami na naman kayong ikakwento sa amin tungkol sa inyong iFern and Everafern. Opo, of course. Opo, kaya lang po. Opo, sir, at napansin ko, sir, na kayo po talaga eh. Sir, tagang isputin na isputin kayo, sir, ngayong hapong ito. Nasa opisina ako ngayon. Nalagay lang ako mag-bilis na ako pwede kumulang na nakasinilas. Sir, napanood ko, sir, kayo niragaluhan po dun sa isang event po ng sapatos na talagang nakakaloko. Actually, suot ko ngayon. Gusto mo makita? Ay, ako naman. Pwede pa makita. Shoes reveal. Shoes reveal. Ayan na. Yung niregalo sa kanya yan. Napakagandang sapatos. Meron pa dito, teka. Yes. Naka, meron pa. Ito, ito yung isang kulay. Nabi, ang nagbigay sa kanya yung mga employees niya. Ayan. Sir, sir, pinapamayin niyo po ba, sir, yan? Sir, ano pong code po? Ano pong code? Hindi po pwede ipamayin kasi regalo eh. Bigyan lang kita vitamina, yun lang kaya ko ibigay. Yung mga mamahal yung sapatos, natanggap lang ako. Yan, sir. Sige, sir, habang kayo po'y nag-uusap po ni Labi, ako po'y kakausapin ko mo itong media team kasi battery low na po ako. Mag-charge ka muna. Padala kita power bank. Mag-charge ka muna. Sir Tomani, naku, ang dami namin kailangan itanong sa'yo. Siyempre, sige, sige. Lakas mo ang buhay. Sige, Jay, aking. Ay, hindi na kita. Of course, gusto na yung malaman. Kumusta na ang iFern? Kumusta na po kayo bilang entrepreneur? Kumusta ang mga people around you, the Filipinos around you na natutulungan, sir? Kwentuhan niyo naman kami, sir. Update. Sige. So, 'di ba the last time that we talked, no, yung during pandemic, 'di ba? Since our produkto natin vitamina, no, Fern D, Fern Active. No, yes, so sir. Vitamin C, vitamin D, zinc, yan yung sinabi ng mga UN, World Health Organization, DOH, IATF, yan daw yung i-take natin para panlaban sa COVID. So dahil dyan, lumakas yung negosyo natin, no? Kasi yung from pandemic na naka-lockdown, natulungan natin mag-online yung mga tao, no? So that was the first transition from offline or face-to-face naging online, natulungan natin sila. So kahit na total lockdown tayo, ECQ, nakapag-negosyo yung mga tao, di ba? Tapos ang inalaw lang, mga Lalamove, Grab, ganyan. So, nakakapag-deliver tayo kahit lockdown. So, from 2019 to 2020, nagdoble yung negosyo natin. Tapos 2021, syempre, yung COVID patuloy pa rin. So, lumaki pa rin yung kumpanya natin dahil dyan. Because nga, naturuan natin yung mga tao nung tamang galaw, no? Mag-online. Magbenta ng vitamina, which was required. Yes. Tapos yung pagpasok ng 2020, di ba, syempre lumuluwag na, di ba? Parang tinanggal na yung mga ECQ, ganun. Ang expect namin, no, na lalong lalaki yung negosyo kasi pwede ka nang makalabas. Yes. Ang nangyari pala, because yung first part of the year, nag-Omicron, di ba? Kala mo, lalabas na, tapos nag-Omicron, natakot yung mga tao, nagtago na naman. Kasi di ba, kaliwang kanan yung hawa. So, ano yung solution namin doon, no? Since napansin din namin na yung online di na siya gumagana. Kasi dati pag nag-online meeting sila, 200, 250, minimum 100, no? Pagka yung Zoom, yung libre, up to 99, nasasagad nila yon. So, ang nangyari, nung bumukas na, yung pwede nang pumunta sa SM, ang mga tao ayaw na mag-Zoom meeting. Gusto na magpalamig sa SM. Gusto na mag-family meeting. Lumalabas na sila. So, instead of mag-negosyo, diba, gusto nila mag-family bonding. Tapos, yung mga tao na nag-concentrate sa negosyo mo dahil pinauwi sila as an OFW, pinauwi sila as a seaman, natanggal sila sa trabaho kasi nagsara yung kumpanya nila. Nung binuksan na ulit, nung pwede na ulit umalis as an OFW, as a seaman, pwede na bumalik sa trabaho, nakalimutan na nila yung negosyo na bumuhay sa kanila for the past 2 years, bumalik sila sa traditional, bumalik sila sa fixed income. So, nangyari sa amin, instead of lalong bumilis yung paglaki, yung mga tao na merong naiwanan na trabaho, bumalik sila sa trabaho nila. So, syempre, nagulat yung mga leader. Oh, akala ko okay ka na. Kumikita ka na ng 50,000, 100,000, mas malaki na yung kita mo. Eh, sabi ng misis ko, mas sigurado daw pag OFW.
Sabi ng mister ko, baka hindi magtagal yung pagbenta-benta mo ng vitamina. Pag nawala na yung COVID, baka wala nang bibili. Kaya sabi, bumalik na lang ako sa Seaman. So, yun yung nangyari. Tapos yung mga iba naman, sabi ng boss, oh, 2 years na tayong namahinga. Bubuksan ko na yung kumpanya. Alam mo naman, tayo yung magkasama. Inumpisa natin ng kumpanya. So, yung utang niya loob, syempre, iiwan niya yung ginagawa niya dito sa Iper. Balik siya ulit dun sa amo niya or sa boss niya kasi may pinagnamahan niya. So, ano yung solution namin doon? So, again, no, dati, yung bawal lumabas, kailangan mag-online ka, eh ngayon pwede na lumabas, pero yung mga tao, di ba, hati yung loob nila, babalik sa ibang bansa, babalik sa trabaho. Yung iba, nasanay naman, yung iba, di ba, may nangyari sa atin na yung mga employers, pinapabalik na yung mga empleyado, ayaw na. Sabi niya, hindi, boss, okay na ako sa work from home, di ba? Ayaw na bumalik sa opisina. Nasanay na kasi sir, no? Nasanay na. Nasanay sila na sa bahay, no? Na naka-shorts lang sila, tapos magko-coat lang or magpo-polo lang, di ba? Naka-chinelas, actually naka-brief, naka-panty lang yata sila, eh, di ba? Nakikipag-meeting na sa Zoom. So ang nangyari, may mga tao rin kami na ayaw lumabas, di ba? Gusto nila sa bahay lang. Feeling nila, kaya na nila magnegosyo sa bahay, which the people have changed also. So ang ginawa namin, gumawa kami ng tinatawag namin na Prosperity Road Tour. Ibig sabihin, lahat ng may kotse dito sa Ipern, eh marami po kaming, medyo marami po kaming Mercedes-Benz, Mini Cooper, Mustang, ganyan. So nag-e-event kami, no, kunyari nag-event kami sa Batangas, dadating 100 na kotse yung dadating, puro mga mamahali na kotse, yung mga napundar nila during pandemic, no, yung medyo malakas yung negosyo nila. So yung mga napundar nila, yun po yung kotse na ginagamit namin when we do the events, no, like we do Tarlac, we do Cavite, we do Batangas, Pangasinan, Quezon Province. Sir, parang nakita ko po yun sa TikTok. Alam niyo sir, sobrang active po ng iPhone po sa TikTok. Grabe lagi. Marami na namin basher. Pinapasikat kami ng basher. Ang saya. Ganun daw talaga sir, pag maraming bunga. Pinapato. Actually, nagkapasalaman niya kayo sa mga bashers, sila nagpapasikat sa amin. Kasi algorithm ni TikTok, habang binabash ka, umaangat yung video mo. Masarap maraming Sir, sir, tumali sa tingin niyo, sir, mga roughly po, sir, ilan na po ang, paano po natin tatawagin, sir? Members po ba, sir, ang tawag po niyo, sir? Yes. Parang before, when I'm interviewed, I always say 200,000 ang active. Wow! Amazing! Active po. Ang members, marami kasi, alam mo naman sa membership, no, maraming gusto yung naman, sasali sila, pero pag nalaman nila kailangan magtrabaho, ayaw na nila. Diba? So, yeah. Not everybody who joined, no, will become active. Some just want to be rich, or some like the idea of becoming rich. Pag nalaman nila, ay, teka, kailangan pala magtrabaho, sige, okay lang, empleyado na lang ako. Alam na doon. Major nga ako palagi. Nahanap nyo na yung kumpanya na gusto nyo. Walang membership, walang down payment, walang puhunan, walang gagawin, pero yayaman. Walang ganon. Matapos kayo kung may ganon. Walang ganon. Pag ako nagsasabi, parang ayaw nila maniwala. Kamahal kayo pag ganyan yung mga moment na yun. Ako, Sir Tingani, we're excited for tonight's session. I'm sure yung ating dalawang co-negosyantes ay excited na malaman kung ano po ang inyong mga tips and advices for them. Aposin po natin sila, Sir Tingani. Tonight, makakasama po natin si Miss Annie Rose Orsal, ang owner po ng Annie Rose sa Bibingka. And of course, Carmine Mendoza, my love! Carmine Mendoza, I know her. Owner naman po ng Bulacan. Hi, Rose. Hi, Carmine. Organiza, Carmine. Welcome po sa Go Negosyo. Mukhang lovey at Sir Tumani. Mukhang gugutumin tayo sa mga oras na talaga ito. Talaga! Masarap ang ano. Masarap. Owner po ng Bibingka at ang correct owner naman ng Bulacan's Garlic. Oh my goodness! Masarap ang longganisa niya. Pwede ba mong sasabayin yung longganisa saka ano? Correct! Bibingka. Pwedeng toppings mo, lovey. Pwedeng toppings mo. Ano? Yes! Pwede nyo rin pong partneran ang longganisa ni Carlene, yung Bulacan's Garlic Longganisa ng kanyang isa sa pinakamasarap na kimchi na natikman. Ay, naku naman! Ma'am Carlene, kailan kaya natin matikman ng Ma'am Carlene yung
Kailan po kayo matitikman po yung Ma'am Carlene? Kami po. Malapit po yung Ma'am Carlene. Ano, pamayin mo na yan. Pamayin mo na to, Beto. Ayan, Ma'am Carlene, kayo muna po, kayo muna po ang magkwento po sa amin ng inyong kwentong Go Negosyo. Paano kayo nagsimula po? Kamusta na po ang inyong business? At yun po, saan po kayo pwede po? Sige, mamaya na lang po siguro yung web page o naman pong FB page po ninyo. Pero paano po kayo nagsimula po, Ma'am Carlene? Yes, we started po dito sa May San Rafael po na Bulacan. My mom is actually a meat vendor. And we saw the potential po ng kanyang garlic longganisa. And ang nakita namin sa potential ng garlic longganisa siya, niya, is binibenta nito and then pinireregalo ng mga taga rito sa amin. Dinadala sa abroad or in Metro Manila or pabaon sa mga nagtatrabaho sa Metro Manila. So we decided to level it up. Nalagbigyan namin siya ng brand. This is the level of the quality of our longganisa. Our garlic longganisa are all premium. At ang brand po namin is Bulacan Prime. The home of Bulacan garlic longganisa. Oh, wow. Yeah. Yeah. Ma'am Carlene, kamusta naman po ang business niyo po ngayon? Anong year po siya nagsimula po, ma'am? We started po, sir, on to, last 2019. Oh, before yeah. pandemic. Before yes, pandemic. Actually po, nung nag-start kami, pumasok naman si ASF. So, tumaas naman ang raw material, especially the pork products. And then, in 2020, nagkaroon naman po ng COVID. Thank God we're still here and doing our best to cater our market din po. Yehey, yan. Ma'am, saan po kayo pwede pong i-bisitahin po? Anong webpage po ninyo or FB page po? Yes. Pwede po nila kaming bisitahin po sa aming branches po here in Bulacan, specifically in Baliwag and San Rafael. They can also offer, buy rather, sa aming pong website po or Facebook page po. They just need Ayan. To search for Bulacan Prime. Thank you, Ma'am Carlene. Thank you, Carlene! Nako, eto na si Ma'am Annie! Ma'am! Nako, si Ma'am Annie. Ako excited ako sa bibing ko din ito ni Ma'am Annie. No? Ma'am Annie. Oo. Kailan po kayo nagsimula po, Ma'am Annie, po ng inyong bibingka business po? Hello po. Yes. Hello po. Yes, Ma'am Annie. Ano po ang inyong kwentong Go Negosyo po? Nagsimula po Tama kami po, 2018 po. Nag-try lamang po kami kung papatok po ba. Apa. Ay, ang sarap. Wow. Hello po. Briefly. Sige po, Ma'am Annie. Idiretso nyo lang po ang inyong kwento. Kami 2018 po. Oh, medyo delay lang siya, pero at least na ano siya. Ay, dyan siya nagluluto. Oh, no, dun siya nagluluto. Sige po, Ma'am Annie. Nag-try lamang po kami sa barangay namin kung papatok po ba sa... Yes po, nandyan po sa gilid mismo ng kalsada po. Dyan po kami nagluluto. Nakikita po ng mga customer. Mm-hmm. Na-stop lang po kami nung pandemic. Tapos, nag-continue na naman po kami hanggang ngayon po. Andito pa rin po kami. Ma'am Annie, magkano po yung presyo po ng inyong bibingka po? 10 pesos lamang po yan. Nagbibigay din po kami ng discounts. May discount? Yes po, 11,100 po. Yes po, 11,100. Ma'am, 11, saan na po ang location ng inyong tindahan? Opo, saan yung location po? Nandito po kami sa Barangay Larasaval, Naval, Biliran po. Sa probinsya po, malayo. Oh, ah, sige ho, papunta na po kami. Papunta na po sa Biliran. Tumani, ang gamit ninyo ay ginilinabi. Sir Tumani, punta na tayo. Tumayo yes si po.
Native po yan, native. Tapos, ang ginagamit po namin na pampatubo dyan ay tuba po. Tuba? Bali na po, bali na. Yes po. Sarap. Sa Bisaya po kasi tuba po, pero bali na po yata yan sa Tagalog. Sa Leyte, tuba. Kasi warayan. Yes po, yes po. Yung iniinom po ng mga taga-probinsya. Yung tuba, oo. Grabe. Yes po, yes po. Antindi. So, yan natin yung bibingka namin tama. Masarap yan. Yun po kasi yung pinaka-native na ano, bibingka talaga. Sarap na. Ma'am Ani, yes po. Ano po ba mayroong FB page po na pwede po nang bisitahin po ng mga nanonood po ngayon? Meron po kayong Facebook? Wala po kaming FB page po. Wala po kaming Facebook page. Pero kilala naman po yung bibingka namin kasi marami na pong dumadayo dito sa amin bumibili ng bibingka po. Ayun, ayun. Ako, ayan. Ako, guys, ha, napakaganda na ang mga kwentong go-negosyo ni Ma'am Carlene at ni Ma'am Annie. Siguro, Labi, si Ma'am Annie na yung unahin na lang muna natin kasi medyo may delay yung kanyang connection. Ma'am Annie, kayo na muna po ang una pong magtanong po. Yes. Opo. First question po ninyo, okay, Ma'am Annie. Sir, itatanong ko po kung paano po ba yung tamang pagpapalago ng negosyo po? Okay. Sure. Lahat ng negosyante, yan yung tanong eh. Paano palagutin? No? Number one, no? Meron ka ng produkto na mabenta. No? Sabi mo nga, dinadayo na. Ang hindi ko kasi alam kung sa isang araw, ilan yung nabebenta mong bibingka, sagad na ba yung kaya mong gawin? Kunyari, may dumating na 100 na customer na nabibigyan mo ba lahat yung 100 na customer? Kasi kung hindi, that's the easy way na palakihin siya. No? Dapat kung 100 yung dumadating, siguraduhin natin na kaya natin mabigyan lahat yung 100. That's the first step. Kasi baka ba niya, 50 lang yung kaya mo, tapos 100 yung bibili, wala ka nang mabigay. Diba? So kung kaya mo na mag-100, ang next na isipin natin, paano natin gagawing 200? No? Sabi mo nga, sikat ka na dyan sa lugar mo, dinadayo na siya, eh what if yung lugar natin hindi na kailangan dayuhin? Yung talagang anytime meron dadaan, hindi lang 100, 200 na tao, 300 na tao. For example, okay. Diba may mga kumpanya ang hinahanap nila palagi, katabi ng Jollibee, katabi ng 7-Eleven, babaan ng tricycle, babaan ng jeep, babaan ng bus, diba, sa terminal, or katabi ng simbahan, katabi ng eskwelahan, katabi ng hospital. Kasi kung dinadayo ka pa, tapos masaya ka na sa 100, eh kunyari, ang pwesto mo katabi ng government office, katabi ng hospital, katabi ng simbahan, di ba? Babaan ng jeep. Wala kang gagawin, 300 yung pwedeng bumili sa'yo sa isang araw. So yung 100 mo sa isang araw, biglang 300 na, lumipat ka lang ng lugar. Di ba? Pwede rin naman na siyempre ang sikreto ng bibingka mo, I'm sure dun sa pagtimpla ninyo at paano iluto, pwedeng kayo yung gagawa ng timpla. Meron pong bibili sa inyo, tuturuan nyo siya kung paano magluto. Siyempre, ano, kumbaga franchise nyo na siya, siya yung ang pangalan ng pwesto niya, pangalan ninyo. Tapos parang siya lang ang taga-benta, maging dalawa na yung pwesto ninyo. So nagtitimpla lang kayo ng bibingka mix ninyo, bibilihin niya sa iyo, magbebenta siya. So dun sa pagbenta pa lang ng bibingka mix mo, kumikita ka na. Hindi mo na siya kailangan bantayan, hindi mo siya kailangan sweldohan. Doon ka sa bibingka mix kikita. So syempre, I think yung 10 pesos, no, murang-mura siya, no? Pagka yung kumukuha sa'yo, hindi na 10 pesos yung benta niya, 12 pesos na yung benta niya. Kasi kakabenta mo sa kanya ng bibingka mix, kumita ka na siya, papatungan niya yung presyo. So yung mga gusto makakuha ng 10 piso, kailangan niyang dumayo sa'yo. Eh dito siya bibili, malapit sa kanila, mas mahal ng 2 piso, eh magkano ba mag-jeep? Magkano ba mag-tricycle? So sulit na yung 2 piso. Kahit na ipalalamog pa niya yan, ipag-grab pa niya yan, mas mura pa rin. No? So I think that's an easy and workable, no, kayang-kaya gawin na solution that I can easily suggest to you, kayang-kaya mo gawin bukas.
Ayan, siguro si Ma'am Annie. Pa rin siya, no? Si Ma'am Annie, kasi oo, baka mapapanood naman niya to. Mapapanood naman to ni Ma'am Annie. Ayan. Tom Annie, ito pa matindi. May discount pa siya, Sir Tom Annie. Kaya yeah, nga. May 10 plus 1 pa. Pag bumalik, bumili lang 10, may isa. Ako, anyway, Ma'am Carlene. Ayan na, si Ma'am Carlene. Yes. Thank you so much, Miss Love, Sir Betong. At lulubos-lubosin ko na po itong pagtatanong kay Sir Tomani. Eh talaga, sinabi mo pa. Yes. My first question po, sir, no? Sir Tomani is a very successful entrepreneur. What are the three most important habits po that you do that helps you to become a successful entrepreneur? Okay. So, pagka-habit, no? The most important out of all is discipline. No, kasi we have a ano direct selling company yung iFern, no, what I'm nakilala ko, no, sa Fern C, no, and now Fern D, but both of these companies are direct selling, no, or networking siya. So nagtuturo kami ng leaders, no, palaging sa negosyo namin kailangan mo magbenta, no, either you sell products or you sell the business, and then people yeah. always want to be inspired, they want to be motivated. Yung mga nauna sa kanila nakabili ng chedeng, nakabili ng bahay, no, parang they having a successful life, so na-inspire sila doon. Yung mga wala pa naman success, no, nagmo-motivate sila, which motivation wherever you go, no, IG, apa, Facebook, YouTube, 'di ba, lahat maraming kumikita ngayon, ang negosyo nila mag-motivate eh. But at the end of the day, na ma-inspire ka, ma-motivate ka, kung wala kang disiplina, hindi ka kikita, hindi ka yayaman. Kasi ano ba yung disiplina? Kung empleyado ka, you need to wake up at 6 a.m. kasi 7 a.m. dapat nasa biyahe ka na, para 8 a.m. nasa office ka na. So that is your discipline, and you work 8-9 hours a day para makuha mo yung minimum wage. Discipline yon. Pero pag negosyante ka na, wala nang mag-check ng time card mo. Wala nang mag-check mong attendance ka. Late ka ba? Early ka ba? Pumasok ka ba? Hindi. So it's up to you, no, whether you will go to work for your own business or not. So for me, the most important thing is discipline. No, number one yung discipline. Kasi kahit na gano'ng kaganda yung produkto, gano'ng kaganda yung negosyo, kung wala kang disiplina, hindi mo papatakbuhin yung negosyo mo, ending wala rin. Yeah. No? That's number one. I think the second, no, yung sinasabi ni Joey, no, Joey Concepcion, our founder, our leader, di ba? Sabi niya, money market mentorship. No? So yes. Pagka meron ka ng discipline, ano ba yung next? No? Market. Kasi mag-negosyo ka eh. Ang tanong, may bibili ba? No? Si Annie, yung negosyo niya, di ba, yung bibingka niya, merong bumibili, dinadayo na nga siya eh, di ba? I'm sure kasi masarap, and I'm sure kasi mura, di ba? So, kailangan yung produkto mo may market. Meron kang disiplina, no? Araw-araw, tulog pa sila lahat, nakabukas na tindahan mo, eh. Wala namang gustong bumili, tama? So, kailangan talaga meron kang market. Alam mo na yung produkto or yung servisyo na ginagawa mo, merong bibili. And number three for me, profitability. Maraming nagne-negosyo, di ba, for the sake of having a business, kailangan magnegosyo tayo para umasenso, para umaman. Yung pala, pag nag-compute-compute ka na lugi pala, every month, kailangan mo mangutang para magsweldo ng tao. Every month, kailangan mo mangutang para magbayad ng renta. Di ba? Every time, kailangan mo mangutang kasi yung binentahan mo, hindi ka binayaran, mangungutang ka para bayaran yung supplier mo. So, number three for me, profitability. Kung hindi ka kumikita, ba't ka nagnenegosyo? No, when I was in AIM, no, itong ME dito sa dulo is Masters in Entrepreneurship, is not Mechanical Engineering. One of the topics we have is the difference between an enterprising family and a family enterprise. Marami kasi they fall in love with their business. Ay, ito family business namin eh. Minana ko sa lola, minana ko sa nanay. Yung pala compute mo lugi pala, no? So, ba't kapag nagne-negosyo kung lugi, kailangan mo isanla yung lupa para pang pondo dun sa luging negosyo, mali na yon, di ba? So, you need to make sure that your business is profitable, no? Kung hindi ka nagpo-profit, why are you in business for? Kasi, dapat kung charity yung negosyo mo, clear yun, every month maglulugi ka kasi charity pala siya. Pero kung ang goal mo is umasenso, umaman, matustusan yung pangangailangan ng mga anak mo, mapag-aral sila, di ba? Mabigay yung mga pangarap nila, di ba? Or makabili ng kotse para magamit ng anak mo, you can only do that if your business is profitable. Pag hindi ka kumikita, hindi mo magagawa yun. Opo, opo. Yes, thank you, Sir Tomani. Nako, balik tayo. Kasama natin via phone patch si Ma'am Annie. Yes, para lang makasama
kasama natin. Medyo mahirap lang yung signal. Pero, second question. Call a friend. Opo, call a friend. Ma'am Annie. Ilang po? Opo, ano po yung pangalawa po niyong katanungan po? Yung second question po, sir, paano po ba maiwasan yung pagkakaroon ng utang para po makakaroon? Grabe sir, may nangutang pa ha. 10 piso na lang may nangutang pa. Ano po, nasan ba yung pamalo natin dito? Grabe sir, okay. Paano ba yung mga utang? Yung ang problema kasi sa Pinoy, no? Kasi the difference between the average Pinoy, no? Lahat ng Pinoy, pagka sinabi mo, sinong gusto mangutang? Walang hindi magtataas ng kamay, di ba? Yeah. Sinong gusto mamuhunan sa negosyo? Wala na, tago na yung kamay. No, so pagka yung utang ang problema kasi sa Pinoy, no? Pagka mangutang sila, sabi niya kailangan natin mangutang para sa negosyo. Tapos pag hawak na niya yung pera, magbe-birthday yung anak, yung porsyento ng pera napunta sa birthday. Tapos ay merong nagbinyag. Ay yung bubong natin may tulo. Ay yung bakulan natin kailangan ayusin. Ay yung CR sila yung tiles. Mamaya hindi mo na nagamit sa negosyo yung pera. Tapos ngayon na mangongolekta na kailangan na magbayad, no? Kailangan clear sa atin bakit tayo nangungutang. Pag mangungutang tayo para palakihin yung negosyo, okay, bakit ka nangungutang? Kunyari ikaw, bibingka. So kailangan mong magdagdag ng lutuan para mas marami. O, so pag nangungutang ka ng 5,000, yung bawat isang lutuan, 2,000, make sure yung 2,000, ibinili mo ng lutuan. O, meron ka ng dagdag na lutuan, kailangan mong bumili ng dahon, kailangan mong bumili ng ano, yung mix mo ng bibingka. So make sure you buy all of that. Diba? And then sabi mo meron kang Facebook page, no? Kilala ka naman na or ipagkalat mo sa mga kapitbahay na uy, pwede na kayong magpabili kasi yung gagawin namin mas marami na kaming ginagawa. Kasi Facebook mabilis mag-ano ngayon, viral eh, 'di ba? TikTok, no? Very important kung kaya niyo mag-Facebook, TikTok din kayo, no? Katulad today na interview ko kayo sa Go Negosyo, make sure ay ito yung na-interview ko sa Go Negosyo, i-connect niyo ito yung produkto ko. Ito ako, 'di ba, na na-interview ko sa Go Negosyo. So, i-trending natin 'yan sa TikTok. Nandito 'yung mga 'yan, si Betong, si Love, itatag mo sila kasi maraming follower 'yan, makakahakot ka ng follower sa kanila. Ako itag mo. Hindi naman masyado sa konti lang naman ho. Ako itag niyo ako kasi 'yung mga iPhone members namin, hindi ko alam 'yung producer. Dami. Dami, sir. Grabe, sobrang dami, sir. Kasi lumalabas, automatic na lumalabas yung ano ko sir, automatic na lumalabas. You show the face of Betong. No, even si Carlin, di ba, yung mga bumibili ng longganisa sa kanila, baka gustong i-gawing topping sa bibingka mo yung product nila, di ba? Because what happened to you here, no, i-TikTok mo yan, i-Facebook mo yan, dadami yung magkaka-interesado. Eh, ang tao ngayon kasi FOMO eh, fear of missing out, no? Gusto nila, ay, yung pinumot sa Go Negosyo na bibingka, halika, puntahan natin, subukan natin, no? For sure, yung mga makakakita nito ngayon, bukas maraming bibili po sa inyo. Kasi nga, gusto nilang ma-promote na tapos ipapakita nila yung picture. Ayan, si Betong, si Nab nandiyan, tapos hawak-hawak nila yung bibingka. Sabi niya, eto yung pinakita sa Go Negosyo. Masarap siya, di ba? So, you need to make sure, no? Back to your original question, you need to make sure pag nangutang ka, pumunta siya sa dapat paggastusan. Kasi pag napunta siya sa hindi dapat paggastusan, hindi na dagdagan yung puhunan mo, hindi na palaki yung negosyo mo, pero yung utang na dapat mong bayaran, madadagdagan. No? Yun yung mali palagi ng Pinoy. Kahit na mga empleyado, mga teacher, ang namin kong tao na public school teacher dati, nangutang daw sila para pang down payment ng kotse, nangutang daw sila para paayos yung bubong, nangutang daw sila para paayos yung CR. Pero hindi naman nadagdagan yung sweldo nila. So yung sweldo nila, bawas na, nagbabayad sila ng utang. Ngayon, kulang na yung gastusin nila. Mangungutang sila ulit para pangdagdag sa gastusin. So palubog na ng palubog, no? Unfortunately, the school system does not teach people how to manage finances. Wala naman nagtuturo paano magpatakbo ng negosyo. Wala naman nagtuturo paano pagka nangutang, saan gagamitin, no? Kaya ang ganda ng sinabi ni na leader natin, si Joey Concepcion, mentorship, no? Number one, mentorship. You want to be successful? If you have a mentor, may nagtuturo sa'yo, at least hindi ka na magkakamali. Kasi sasabihin na sa'yo yung dapat po gawin, susundin mo na lang. Thank you, sir. Thank you, Sir Tumani. Carlene, for your next question, girl. Yes. Naku, tinamaan po ako kanina sa disiplina. I think that's... Lahat tayo.
minsan nagre-relax tayo eh. Yeah. Kasama na tayo, di ba? Yan talaga. I think most of the business owners po, yan ang problem siguro na walang nakakaalam kung papasok ba siya sa office or not. Papasok ba si ma'am? Abangan mo na lang. Anyway, for my second question po, sir, no, I think most of the our SMEs po, or tulad po namin, our sole proprietor, our funds are limited, but there are certain point na we see the potential on our business and we really need to expand. If I may ask you, no, how did you win over your first investors or potential business partners? And how did you decide that they are the one that will help your business to grow? Okay. So, ang ganda ng question mo kasi yung mga kasosyo ko, para sampu sila eh. Tapos nag-away-away na tinadalawa na lang kami. Tapos nag-away-away. Oh. Wala perfect. Sabi nga nila, kung gusto mo manatili yung friendship mo, huwag kayong magsososyo sa negosyo. No? So you will never know, no? Kasi kailangan very clear yung rules. Kunyari, nagyaya ka ng... Kasi yung ano, pag nangutang ka, walang rules doon. Basta may inutang ka, may babayaran, every month may interest tapos. Walang makikialam sa negosyo mo. Basta kaya mo magbayad, wala kang problema. No? So that is the higher. Sabi mo kasi, cheapest or cheaper way. Pagka nagbabayad tayong interest, hindi cheap yun, di ba? Kasi may interest eh. Gusto natin walang interest, kukuha tayo ng partner. So kailangan very clear, ano ba siyang klaseng partner? Silent partner ba siya? Or active partner? At bakit mo siya pinapartner? Kasi meron, minsan, nagpa-partner, example, nagtatayo kami ng restaurant, nagpa-partner kami, hindi dahil kailangan namin ng capital. Nagpa-partner kami kasi celebrity siya, social media influencer siya, marami siyang kaibigan, madalas siya nagpa-party. So, mas marami kaming mag-partner dito sa restaurant, mas marami magpa-party doon sa restaurant. Kunyari, 50 kami magpa-party, I mean, magkakasosyo, eh 50 yung may birthday, every time may birthday, dun sa restaurant gaganapin, automatic meron na tayong 50 na party na sigurado meron tayong benta. Kasi lahat ng kasosyo dun magpa-party. So, back to your question. So, what are the types of partner? No? The silent partner is somebody who will become your partner, but ang role lang niya, maglabas ng pera. Sabihin mo, gagawin kita kasosyo, maglalabas ka lang ng pera, ito yung potential, pagka kumita, ganito yung hatian natin. Di ba? You put up this amount of money, example, your 30% partner, pag kumita ko ng 100,000, 30,000 sa'yo, 70,000 sa amin. Di ba? Mm-hmm. Ako nagpapatakbo, may sweldo ko, tatanggalin ko muna yung sweldo, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa mga empleyado, yung matitira, yun yung paghati natin. So silent partner siya, wala siyang pakialam, ikaw ang papatakbo. Minsan naman, nagpa-partner tayo kasi magaling yung kapartner natin. Meron siyang mga koneksyon, makakamura ka sa raw material, or meron siyang pwesto, no? Kaya mo siya pinartner kasi libre na yung pwesto mo. Pwesto kanya, ikaw yung sa'yo yung negosyo, tapos hati kayo sa kita. So, there are many the different ways that an active partner, no, can help you. Kasi meron siyang koneksyon, marami siyang negosyo, pwede kanyang tulungan, no? Kasosyo mo siya, pero at the same time, nakakuha ka ng mentor na libre. No, or meron siyang pwesto, gusto mo magamit yung pwesto, kaya kayo nagsosyo, no? Para yung mga joint venture, 'di ba? Yung may-ari ng lupa, ka-partner developer, no? Si may-ari ng lupa, wala siyang pera para magpatayo ng building, si developer naman may kakayahan magpatayo ng building, wala siyang lupa. So joint venture sila, pag naipatayo na, kunyari 10 floors to, 4 na floor sa iyo, yun yung katumbas ng lupa mo, 6 na floor sa akin kasi ako nagpatayo, yun yung akin. So you need to make sure what kind of partner do you want, no? And then of course there are people who are saying, "Ma'am, gusto namin, favorite namin yung pagkain mo, pwede ba magpa-franchise?" No? So yung sa yung mga franchise association naman ng Pilipinas, ka-member naman sa Go Negosyo, so you need to go and ask these franchise people, no, or franchise expert, pwede na ba yung negosyo mo? Pwede na ba siyang i-franchise? Kasi maraming tao yung pangarap ngayon eh na yung negosyo nilang maliit, gawing franchise, no? Katulad si Annie, no, yung sa Bibingkas, one of our Go Negosyo partner, no, si Richard Sanz, Bibingkinitan, I think he has 100 or 300 branches of the Bibingkas, di ba? Kamukha lang yung Bibingkas. Ang dami. Pero yung franchise hanggang sa ibang bansa meron, di ba? So, and then the longganisa is, you know, favorite food in the Philippines, no? The fact na kunento mong pinapamigay na siya ng mga tao, no? I'm sure dinadala rin yan sa abroad. Ibig sabihin meron talagang market. You just need to find the right way to expand. Kasi sa panahon ngayon, ang daming negosyo, they survive just on online. No? Pwede namang hindi na magdagdag ng pwesto. Di ba? I-strengthen mo lang yung online presence mo. Tapos lahat ng bumibili sa'yo,
puro dahil lang sa IG, dahil lang sa Facebook, di ba? Dahil pa lang doon may negosyo ka na eh. So your existing business can already be expanded by expanding how you sell your products, di ba? Instead of just selling from the store, di ba? And kunyari, nasaan yung area ninyo? Bulacan po. So sa Bulacan, no? If it's not near enough to Manila, you need to have like a partner, no? Or maybe a relative in Manila na pagka nag-order yung taga Makati, nag-order yung taga Quezon City, you know, sa Manila siya manggagaling. Para doon siya lumalabas, hindi galing palalamog nga longganisa from Bulacan to Makati, parang mahirap yun, di ba? Kasi masyado na malayo or masyado na mahal yung lalamog for that. Na, ay, yung kunyari, longganisa, 300, pero lalamog, 1.5, di ba? Mahirap yata yung gano'n. So, mahal pa yung shipping fee. If you have a location more central in Manila, then you can expand your business by just promoting on IG. Yeah. And they are shipping out from your Manila location, not from Bulacan. Apa. Okay, yun. Thank you, Sir Tomani. Ganda. Grabe, no? Siksik na siksik yung labi, no? Parang na-discuss lahat ni Sir Tomani. Dissected everything. Mama, eto na. Miss Annie, for your last question, ma'am. Final question na po, Ma'am Annie. Ano po yun, Ma'am Annie? Parang advices daw, Sir Tomani, para sa isang katulad niyang maliit na negosyante. Ah, okay. Advices, no? Tama? Advices sa maliit na negosyante. Tips and advices daw na madadagdag po. Yung sa akin, no? Similar to what I said earlier, no? Kailangan may disiplina tayo. Kailangan bantayan natin yung negosyo. Kung ano yung reason na tayo nag-umpisa ng negosyo, gusto natin ikalat kasi, you know, we love our product, no? Yung recipe na binigay ng nanay or recipe na na-invento mo, gusto mong i-share sa mga tao kasi masarap siya. Tapos gusto mong kumita ng extra, we should not forget bakit tayo nag-umpisa, no? Nag-umpisa tayo dahil gusto natin kumita ng extra, love natin yung pamilya natin, gusto natin i-share yung produkto natin. So ngayon, lumalaki na siya, huwag natin babaguhin, huwag tayong magiging pabaya. Sabihin, oh sige, kayo na magpatakbo dyan, magpapahinga ako. Tapos yung pala, nag-iba na yung timpla, nag-iba na yung lasa. Yung pala, yung taga-tinda natin, masungit pala sa customer, di ba? O hindi siya malinis, di ba? So nabago na yung ano produkto natin, nabago na yung negosyo natin. Kailangan kung ano yung quality natin on day one, bakit tayo sumikat, dapat i-maintain po natin yan, no? I mean, here in Iceland, we are looking for quality products, no? If you buy from us 10 years ago, you buy from us now 10 years after, parehong quality pa rin yung nakukuha mo. So that's number one. Huwag po tayo magbabago kung ano yung quality, kung ano yung nakasanayan ng mga tao. Huwag po natin babaguhin yun. And of course, kung lumalaki yung negosyo natin, kailangan open tayo, no, sa paano natin babaguhin. Or kunyari, merong tumabi sa atin, kinakalaban tayo. So paano tayo lalaban dun sa tumabi sa atin? Kasi normal yan sa Pilipinas, di ba? Gaya-gayahan yan eh. Yung nauso yung lechon manok, lahat ng lechon manok, nauna yung healthy, di ba? Nauso yung sago, lahat ng sago, di ba? Gaya-gaya sa Pilipinas eh. For sure, meron kayong kapitbahay dyan, nagplaplano ng gayahin kayo, no? So that's going to be part of it. Kaya kailangan kung ano yung quality natin, no? And importante rin yung sikreto, if you have a special recipe, no? Meron special dun sa ginagawa natin, huwag po natin i-share sa ibang tao yung recipe natin kasi manggagaya, no? Akala mo, kapagkatiwalaan mo, yung pala, mamaya kakompetensya mo na, di ba? Ginaya na pala yun. Yeah, Ma'am Annie, ha? Pag-isipan niyo pong mabuti po yan. Naku, maganda sa namin, Sir Tomani. For your last question. Yes, opo. Naku, sir, speaking of gayahan talaga naman, kaya lagi namin sinasabi sa amin, if they want the quality longganisa, there's only one name to remember. It's Bulacan's Prime. Yeah. Napakaganda na, Carlin. Yes. Opo. For my last question po, it's more of a words of wisdom po, ano. Is there any popular entrepreneurial advice that you agree or disagree and why? Wow. Ito controversial kasi yung mga tao sa Pilipinas basta pagka pumita bibili ng bahay, bibili ng lupa. Yeah. Okay, automatic 'yan. OFW, seaman, empleyado, no, pag nag-retire bibili ng lupa, magpapatayo ng bahay. Yeah. No, so that's one thing that's, you know, in my opinion is really wrong kasi
You invest your money sa lupa, you invest your money sa house. Pagka hindi ang gumagawa ng pera, hindi mo dapat talaga buhusan ng pera yan. No? Everybody gustong may mapundal. Everybody gustong may mapamana sa mga anak. Tama yun. Pag sobra yung pera mo, gawin mo yan. No? Kunyari, example lang. Kunyari, 1 million ng isang bahay. Tapos, may edad ka na. 10 million. May 10 million ka, may tatlo kang anak. Okay yun. Bumili ka ng tatlong bahay, 1 million each. May natirang 7 million sa pera mo. Tamang decision yun. Pero kung ang pera mo 3 million lang, no, which yun yung usual na perang napundar ng OFW or seaman or retirement pay, yung mga nagtabaho ng 30 years, no, 25 mm-hmm. years, they get 3 million, bibili sila lupa, papatay sila ng bahay, okay, nagawa mo na, may achievement ka, pero bukas, wala ka naman pambayad ng kuryente, wala ka pambili ng pagkain, no? So for me, it's not like entrepreneurial words of wisdom or what is, saan mo gagastusin yung pera? Kasi dapat yung pera mo, pagka ginastos mo, lumalago siya. Lumalaki dapat yung pera, no? So the difference between business people, they will borrow money para magpatayo ng factory kasi yung factory gagawa ng pera sa kanila. Yeah. Or they will borrow money para magpatayo ng commercial, no? Commercial establishment, paupahan, no? So naglabas ka ng pera pero may managbabayad ng renta, no, napapalaki mo yung pera. Yung pagkakulit ka ng renta, pwede mo pasa sa mga anak mo yan. So yung mga anak mo, kahit di marunong magnegosyo, marunong sila mangulikta ng renta every month. No? So you've taken care of them. Bigyan mo lang sila ng bahay. Okay, may bahay sila. Wala naman sila hanap buhay, wala sila negosyo. Paano sila magbayad ng kuryente? Paano sila magbayad ng internet, Netflix? Di ba? Wala sila pambili ng loan. Wala, may bahay lang. So for me, I love that, Sir Tumani. Alam mo talaga, kailangan natin ng ano, kailangan natin ng mga financial parang education sa ating mga kababayan, Sir Tumani. Sobrang kulang po tayo sa ganyang klase ng kaalaman. So thank you so much, Sir Tumani! Sir Tumani, nako, thank you sa napakasiksik, liglig, at napakaw ng mga tips, of advices po ninyo. Talaga namang siksik, liglig. Walang mapaglagyan. But of course, eto pa, Sir Tumani, meron tayong sorpresa for Carlene and Miss Annie. Amazing, Betong. Ano nga? Yes. Naku, unahin mo natin si Ma'am Annie. Ma'am Annie, nandyan pa po ba kayo? Yes po, nandito pa po. Naku, Ma'am Annie, live na live po tayo. Makakasama po natin si Shider. Sir Tumani, naalala mo si Shider? Ano niya, partner ni Shider? Put my helmet mo. Salamat po sa mga kaano po ng mga kabatch po natin na alam po si Shider at si Annie. Ito, Ma'am Annie at si Ma'am Carlene, kayo po ipapipiliin po namin. May tatlo po kaming envelopes po dyan na pipiliin po ninyo. At pag ano po yung pinili nyo, may kaagapay po yan na dagdag puhunan. Ma'am Annie, kayo muna po. Envelope 1, 2, or 3, Ma'am Annie? 1 na lang po. 1. 1! And 1! No. Then, ilan-drop na po natin. Drum na. Mula po kay Sir Joey Concepcion at Guan Negosyo. Ma'am, ano pong masasabi niyo, ma'am? Maraming salamat po sa Guan Negosyo at saka sa Hey, Sir Manny po. Salamat. Hindi sa akin galing yung pera. Galing kay Sir Joey. Hindi sa akin yung kosyo. Sir Tumani, nagbigay po sa inyo ng maraming kaalaman. Oo, pero nagpapasalamat din siya kay Sir, ano, iba na nga po pangalan niyo, Sir Manny na po pangalan. Kala ko pa pa. Kasi sa ni Manny. Papunta na po kayo sa... Sir Tumani, papunta na kayo sa Money Many Prizes. Ayan, thank you, Ma'am Annie. Siyempre si Ma'am Carlene. Carlene, what's your number? Pati papiliin. Number three! Nako, Carlene! Alam mo naku, na, pagdating sa business, naku, Carlene, dapat hindi daw. Oo, nasaan ano bang magandang dapat pili? In possession? Naku, Carlene, gayaan mo ito sa Money. Yes! Ayan, number one. Drum roll na. Drum roll na yan. Dapat number one. Number one! Go! Wala ko kay Sir Joey Concepcion at Guan Negosyo, Carlene. Anong masasabi mo?
Yes, thank you so much po sa Go Negosyo and especially kay Sir Joey Concepcion. And of course, Love and Betong. And of course, Sir Tomani, sa napakarami po naming natutunan. Especially, it's really a once-in-a-lifetime opportunity to ask. Isang very Yay! Well, wow, very well said, Carly. Thank you, Sir Tomani. Maraming salamat at sa iyong iFirst soldiers. Diba? Yes. Maraming salamat, sir. Many more blessings and sana mas marami at more shoes. Yes! Thank you. Congratulations. Thank you, Sir Tomani. Merry Christmas. Thank you. Amazing holidays. Sir Tomani. Yan.